gising sa umaga, maganghani at gabi, makikita ko ang post ng kayapi. Paano nga ba to, hindi ako makahindi. Wasto na lang at isipin ang mabuti. Vista Pilipinas. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy, ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalad mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Kay Vista Pilipinas. Bista, bista, busis mo ay busis to para lang. Bista, bista, laban mo ay laban to para lang. Bista, bista, bista Pilipinas. Oh yeah! Matindi at matindi. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabig. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Vista Pilipinas. Vista, Vista. Ang busis mo ay busis ko. Tara na. Vista, Vista. Ang laban mo ay laban ko. Tara na. Vista, Vista. Bisda Pilipinas! Tara na! Bisda ka na! Isang mapagpalang araw ng Huwebes po sa ating lahat dito sa Bisda Pilipinas! Mabuhay po tayong mga Pilipinong na buwaysit na sa bangag admin! Nakakabuwaysit naman talaga! Daming bangag, daming drama. Hanggang ngayon, wala pa rin 20 pesos per kilong bugas. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much sa mga nagpakulay. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Rosita Bilin, Proserfina, Vera Cruz, Leticia, Scarp, Jordit, Juicy Delia, Sara Ambali, Maki Banahira, Evangeline Ligaspio, si Benito, Ma'am Evelyn Bautista, Ruina Sinarusa, Defenders of the Sun, Joy Simpson. Maraming salamat po sa inyo. Ayong hapon, Visayas o Mindanao. Magandang hapon, magandang tanghali, Luzon. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino, kaya naman saludo ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Esconians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, at nako, mabuhay po kayo. Magandang tanghali po sa inyo, Kingdom of Jesus Christ. Matusok guys! Magandang tanghali sa mga silent subscribers and followers ng Bisdak Pilipinas. Magandang tanghali Ate Linda B. Mamuka, Ma'am Chisika Huber, Aida Litunin. Ma'am Sweeties, nandito sa Pilipinas. Nagbakasyon, mag-ingat ka sa mga bangag, ma'am, ha? Ma'am Chisika, Nanay Faye, gandang tanghali Ismi, Ate Cherry Tusaki, gandang tanghali sa inyo. Virginia Malonzo, Pretty Vane, Sarah Vina and Family Salvador, Lorna, Johnny, Norma, Nanit, Linda, Yuselin GRM, Susan, Mami Rus. Victoria Felicidad Malyare, Florence Gaiso, Doris Gail, Rowena Sigma Emelda, Lourdes Gonzalez. Crescenciado Prado, magandang tanghali ho sa inyo. Grabe ang init, sarap manampal ng bangag. Yan. Nelda Nilda, Susan Villanueva, Nay Felis Nilay, gandang tanghali Nay. Gracia de Gal, Rosita Belin, gandang tanghali Mercedes Saudi Girl. Yasi Tansyong ko, magandang tanghali po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Galit na sa mga bangag. Ay, shout out din pala kay Sir Marlon. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Marlon ng SMNI.
Ang bihirang buhay, mga kaibigan ko. Ang buhay ng maraming Pilipino, sadyang matalinghaga. No? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang Bebelen Bautista, gandang hapon. Saan ba masarap? Sa ibabaw, sa ilalim. Minsan, hindi mo maiwasang mainggit. Mainggit sa kapwa. Dahil maganda sila. At pangit ka. Maganda siya, butod ka. At ito rito sa akin, magandang tanghali ho sa inyo, konnichiwa. Ma, magparituki ka? Damo mong pira, damo mong Taliano Gold, maingit ka pa sa mga magagandang dilag ni Mal. Magandang dilag. Paedit-edit pa yung picture dyan sa social media. Kahit anong edit, wala, butod talaga eh. Sabi ni Maharlika, Pinay Farmers, maayong hapon. Ako, minsan naiinggit din ako, pero yung inggit ko, tamang inggit lang, hindi yung patay inggit na inggit talaga. No? Yung tamang inggit lang, ang galing naman niya, parang gano'n, ang galing naman niya, ay, kailangan galingan ko rin. Hindi yung manira ka, ni Mal. Naiinggit ka, sinisiraan mo. Kunyari, ay, gwapo naman niya. Puta, magpagwapo ka rin. Pag mong siraan yung gwapo, ay, dulin mo na lang siya. Di ba? Pero pag sasabihin, no, ngiwi naman siya. Ayaw ko niyan, ngiwi siya eh. Ayaw ko yan, siya na lang magngiwi, lolo niyo. Yung inggit na nasa ano, maganda ba? Magandang inggit. Minsan kasi maganda rin naman yung inggit-inggit ka, pero wag mo namang inggit na parang inggit ka talaga, siraan mo siya, hindi ganun. Yung healthy lang na pagkainggit, kunti lang, no? Kung ba ma-challenge ka, ang galing niya, galingan mo rin. Ganun. Gwapo siya, pagwapo ka rin. Maganda siya, magpaganda ka rin. Matalino siya, magbukang matalino ka rin. Mag-aral ka, ganun lang naman ho. Pero kung, ano yaman, parang mamamatay ka na sa inggit, lo talaga, oh. Sabi ni Basto. Ah, ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Sinari, maayong hapon. Tatlong madam. Ay, Ginoo. Tatlong madam ang ating pag-uusapan ngayon sa sobrang init ng hapon. Diyos ko, mga kaluto na nga ho talaga ng hotdog. Grabing init ngayon. Tatlong madam ang ating pag-uusapan. Merong isa pag-uusapan natin, magandang dilag matalino, si Inday Sara. No? Inggit pikit! Nako! Si Mamsi, nainggit na, nabuwisit pa kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo, sa totoo lang, madam, nakakainggit talaga yung kagandahan ni Inday. Laway nga si Dayunyur dyan eh. Just, totoo naman yun, laway ka nyan na. Ganda ni Inday oh. Amo yun, mistisa eh. Huwag kang pabuang-buang, majumbag ka ni Pulong. Nakakaingit naman talaga si Inday sa kagandahan. No? Tsaka daming supporters ni Inday hanggang ngayon, di pa rin siya iniiwan eh. Minsan yung iba naiinip, pero ito na ho talaga guys. Lumabas na po ang tunay na hangarin nila kay Vice President Inday Sara. Galing ho mismo sa bibig ng ahas sa Malacanang. Ito yung hinihintay ko. Alam ko na puno na si Inday. Punuin nyo para majumbag kayo. Itong pahayag ni Mamsi, teaser lang ito guys. No? Teaser lang ito, nagpa-interview po siya kay ano, kay Tunying, no? Grabe si Tunying, damo na kwarta ni Tunying dito. Tunying, mamigay ka. Si Tunying, teaser lang daw. Teaser pa lang, puta binira na si Inday. Iwan ko kaya yung pinaka-full interview na. Ano kayang pinagbibira nila kay Inday? Matindi nga yung caption eh, ni Tunying eh. Mabigat, no? Sabi ni Tunying, mabigat.
mabigat ang birada. Tama ba? Mabigat ang patama ni Ipil kay Inday Sara. Ulol! Madigas kayo, maingit kayo habang buhay. Oh, ito. Kung tinira si Inday Sara, nabuwisit kay Inday Sara, nakududa na tayo dito, guys. Puring-puri naman si Lugaw. Ito yung tunay na unitae. Ito yung tunay na bumangon muli. Puta na ano, nadaya talaga yung mga DDS, sa totoo lang. Mga Duterte diehard supporters na bumoto kay The Junior, nadaya talaga kayo. Galit na galit kayo kay Lini Lugaw, no? Pero ito, oh. Pinuri ni Mamsie itong si Lini Lugaw. Naku, naaamoy na ho natin. Naaamoy na natin, guys. Yung plano ho nila. Amoy na ho natin ito. Oh, isa pang madam. Dalawang madam na yun, ha? Madam Mamsie, Madam Lugaw. Oh, ito, isa pang madam. Tatlong madam ito, eh. Madam Hontivirus. Alam, baka may nag-message sa akin, guys. Okay. Madam Hontivirus, naloko na. Nagago. Madam Hontivirus, mga kababayan ko, pinasasagot na ho ng Korte Suprema laban po sa inihaing TRO ng kampo ni Pastor Kibuloy. Kaya lang, mukhang may breaking news, guys. Oh, oh. Okay. May breaking news tayo, guys, ha? May breaking news tayo. Babasahin ko po ito. Legit naman po ito. Mamaya, basahin ko po ito. Grabe na panggagago talaga nila, no? Bagong Pilipinas, gagong mukha. Pag-aralan ko muna yung sinin sa akin ng impormasyon, baka mawawumali ako. Ayoko mag, baka mag-i-breaking ko, baka mamali ako ng interpretasyon, baka mag-masunog ako, ha. Mamaya, pag-aralan ko na lang muna. Siguro ay content ko na lang itong breaking news na natanggap ko, ho. Polboron! Polboron ni Dayonior, binawasan! Yan! Bakit binawasan mo, Nyar? Binawasan ng 600 kilograms? Dami yun, Nyar. Malipong ka niyan. Dami niyan. Diyan tayo. Gawa-gawa kayo ng drama sa Blay, kaya nagbawas. Okay, unahin po muna natin ito kay Pastor Kibuloy, mga kabayan ko. Patusok naman. Oh, ito, ha. Ako nakikita ko medyo maliwanag-liwanag na ho ito, guys. Sana hindi tutulibagbag itong Korte Suprema. No, sana hindi po sila tutulibagbag. At kung ano yung tama doon sila po ano kakampi. Pakinggan po natin, ha. Sinuyod ng mga otoridad ang ilang pang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Korte ng Pasig, ang Korte Suprema. Inihinga naman ng komento ang mga taga-senado kaugnay sa hiling na TRO ni Kibuloy. Nakatutok si Salima, refran. Halos sabay-sabay na dinalha ng mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang inabutan ng mga otoridad na Pastor Kibuloy, gayon din ang mga kapwa niya akusado. Bagong warrant ito ng Pasig Court para sa non-bailable na kaso na qualified trafficking. Nauna nang naisilbi ang arrest warrant ng Davao Courts para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment. Iba pa ito sa arrest order ng Senado kaugnay ng pagmamatigas ng pastor na humarap sa pagdinig na valid at in effect pa rin. Wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Kibuloy na kung may question sa otoridad ng Senado na ipaaresto siya at sa hiling niyang temporary restraining order or writ of preliminary injunction. The Supreme Court required the respondents in this case or the Senate
to file a comment on Pastor Kibuloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. Mm-hmm. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Mm-hmm. Sa resolusyong inilabas habang nasa Baguio City, pinagkukomento ng Korte Suprema sa petisyon at hiling na TRO ang Senate President na si Mig Zubiri, mm-hmm. Senate Committee on Women and Children Chairperson at Senate Sergeant at Arms. Binibigyan sila ng 10 araw para magsumite ng sagot. Sabi ng committee chair na si Senator Risa Ontiveros, hindi pa niya natatanggap at nababasa ang direktiba, pero handa niyang sagutin ito sa tulong ng abogadong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinisikap din naming kunin ang pahayag ng Senate President at Senate Sergeant at Arms. Ayos ha, Ontiveros ha, Antonio Carpio talaga ha. Awang Professor Pina Veracruz, maraming salamat po sa inyong pakulay. Eh, nakita ho siguro tayo doon, pumunta sa Kingdom of Jesus Christ, no? At nakalive ho tayo doon. Kaya siguro itong otoridad ay pumunta rin. Akala siguro nila nandun si Pastor. Ngayong hapon, no? 10 araw, no? Kailangan sumagot po ang Senado. Kailangan sumagot ka Ontiveros. Pag hindi po kayo sasagot, wala na ho yung ano ninyo, kadramahan sa Senado. Good news ito para sa akin, ha? Kasi umuusad. Umuusad yung petisyon ng kampo ni Pastor Kibuloy. At sana, papabor sa atin ang desisyon ng Supreme Court. Dahil pag tinitingnan mo naman ho talaga, wala na yan, wala nang saysay yung Senado kasi may kaso na ho. Dobli-dobli na ang panggigipit at pang-aapi nila kay Pastor Kibuloy. Anyway, sasagot naman, binigyan sila ng 10 araw. Tingnan natin kung anong sagot po. Eh, sa statement ng Ontiveros, nakita ko talo na ho sila dito. Hindi po sila ukubra dito. Kahit sino pang pinakamagaling na abogado na kukunin ni Ontiveros, pagbangag-bangag talaga. No? Tingnan mo yung mga abogado, mga dilawan, mga kalaban ni Tatay Digong. Pero duda ako kung magaling yung mga abogado nila eh. Kasi itong si Ontiveros, pag bumirada kay Pastor Kibuloy, mga nonsense, maritis. No? Maritis yung ribat, gawa-gawa. O ito, pinagalitan, binakbakan si Ontiveros ng abogado ni Pastor Kibuloy. Sinangyawan ba? No? Sa sinangyawan sa Bisaya, nilikturan. Kasi bubunga. O, hindi walang alam, buka ng buka ng bibig. O ito, pakinggan po natin yung abogado ni Pastor Kibuloy. O. Pinayuhan rin ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na bago magsalita si Senator Risa Ontiveros laban sa butihing pastor, ay mag-aral muna. Ito nang batas. Lumalabasan niya na marites lamang o chismis ang mapahayag nito dahil wala naman umanong ebidensya na itong balita ni Angel Pastor. Kamakailan ay sinabi ni Senator Risa Ontiveros na dapat daw ay tanggalan ng license to own firearms si Pastor Apollo C. Kibuloy kasunod ng kasong kinakaharap nito ngayon. Payo naman ni Attorney Israelito Torion bilang isang senadora na mayroong mga abogado sa kanyang opisina, irresponsable ang pahayag na ito dahil hindi naman ito nakasad sa batas. Pangamba ni Torion, baka paniwalaan ng tao ang pahayag ng senadora kahit mali ang sinasabi nito. Correct. Yung batas po dito, July of 2012 pa, Comprehensive Firearms Act. What are the grounds to revoke the license to carry of a person? Yung ano niya? Eh, that is provided for under Section 39 and there are 10 grounds there, no? And if you are merely accused of a crime, is that a ground to revoke a license to own or permit? No, it's not a ground. And as a senator with an army of lawyers with her, it is, I think, for lack of a better word, highly irresponsible to suggest that, which is not founded upon our laws. Kasi wala po dun sa Section 39 yung sinabi niya na kesyo may kaso na si Pastor, pwede na ipakancel yung kanyang license to own. Eh, hindi naman kailangan ni Pastor yung baril. Pero ang punto ko po,
senador po tayo. Mm-hmm. Dapat po sana magbasa-basa naman ng konti bago tayo magpa-interview sa media. Oh, basa-basa, Honti Virus! Honti Marisakay, maraming salamat po sa inyong pakulay. Wala naman talagang wala namang basihan ba para i-revoke yung kung merong mang armalite si Pastor Kibuloy, kasi hindi naman si Pastor terorista at wala namang krimen. Hindi naman wild, wala namang private army si Pastor at wala namang history na si Pastor Kibuloy ay merong ginagawang hindi maganda sa ating bayan gamit ang mga armas. Ang armas ni Pastor Kibuloy, Biblia. Ang army ni Pastor Kibuloy, prayer warrior. Nakasalamuha ko nga ho eh. Namin eh. Yung Kingdom of Jesus Christ, puro pinag-uusapan, salita ng Diyos, kasayahan, sayaw-sayaw, may kumbo. Oh, anong nangyari? Alam mo mga kabista, duda-duda ho talaga ako dito sa tirada ng Marcos admin eh. Talagang ang papunta dito, terorista si Pastor. Pastor, baka ito na ho, magiging TV's style. Pero walang reason, walang rason kung bakit i-revoke yung license ni Pastor. Ano bang dahilan? Sige nga. Ano ba yung inaakusan nila kay Pastor Kibuloy, mga maritis-maritis nila? May kinalaman ba sa armas? Mayroon bang insidente na gumawa ng karahasan itong Kingdom of Jesus Christ? Sorina Maroho, magandang hapon. Salamat sa pakulay. Sa akin, ilang beses na ako pabalik-balik dyan sa Dalawang beses na ha. Sa Glory Mountain, dalawang beses. Prayer Mountain, dalawang beses. Compound ng Kingdom of Jesus Christ. Dalawang beses rin ho. Ako bumalik dyan. Sa awa ng Diyos, guys, wala akong nakitang baril. Wala akong nakitang private armies. Merong sumalubong sa amin, pagkain, naku, busog kami. As in. Pero yung i-insist ni Maritis na Senadora ito, Honti Virus, tangina. Malayo sa katotohanan, ang masaklap, baka isipin po ng mga galit kay Pastor Kibuloy, totoo. Totoong may private armies, totoong may sandata. Ayan ang masaklap. Dahil nga yung senador na nagsasalita, grabing Maritis, madam. Madam senador. Banatan mo nga sir, tuloy sir. Kasi po marami naman po kayong mga followers po. Ayun. Kung wala po, kung hindi po kami iimik, correct. Eh baka akalain ng mga supporters niyo, tama po yung sinasabi ninyo. Binatikos rin ni Toroyon ang ipinapakalat ng senadora na mayroong private army umano ang butihing pastor. Bago anya kumuda ay magpakita muna ito ng ebidensya mula sa army at NICA bilang correct patunay sa mga akusasyon nito. Malinaw naman na si pastor ay namumuno sa isang kongregasyon at ang tanging mayroon anya ito ay Army of Prayer Warriors. I hope the good senator will be reminded that she is a senator of the republic and that comes with certain responsibilities under the law and under our morals, good ethics. And as a senator, I do hope she will not mind it if we will remind her that her statements in public should be backed up with evidence and should not be based on raw or unconfirmed information. Chismis. Because what I know is may army si Pastor. Pero army of prayer warriors po. Correct. Oh, pero yung mga armed army, news yan sa akin. Ilang beses na ako nakaakyat doon sa prayer mountain saka sa glory mountain. Wala mang mga army doon. Mga prayer warriors ni Pastor Apollo Sikibuloy ang nakikita ko doon. Even in JMC, may mga nagpipray sa kanya, pero wala pong private army. And a senator sana, bago sana siya magsabi, may confirmation na siya, may mga certification na siya, na galing sa army, confirming na may private army si Pastor Apollo Sikibuloy. Because NICA, for instance, no, the National Intelligence Coordinating Agency, would certainly have facts that would prove
if the allegation is true. Lumalabas tuloy anya na puro chismis o marites lamang ang mga pahayag ng senadora dahil wala naman itong maipakitang ebidensya sa kanyang mga alegasyong ipinupukol sa butihing pastor ng The Kingdom of Jesus Christ. Pero wala naman siyang pinakitang ganun. Barely allegation lang. So kumbaga, para lang si Senator na marites, wag naman sana ganun po. Kaya baka kung palagi siyang magganyan, baka masabi na siya si Senator Marites. Kasi mahirap naman yun na puro lang marites yung basis niya. Hindi naman po pwede yun. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Angel Pastor, SM9 News. Senator Marites! MJ Silakwata, magandang tanghali ho sa inyo. Alam mo bakit ba nagiging senador to si Madam? Dapat nga ho sana itong mga taong ito, kasi senador, public servant, sa inyo po mag-umpisa yung tamang impormasyon, yung tamang balita. Hindi yung sa inyo galing yung maling balita, fake news. Malinaw ito, guys, na parte pa rin ito ng kontrata ni Hontiveros sa bangag admin. Tuloy pa rin yung demolition job. Mantakin mo, sasabihin mo may private armies, wala namang patunay. Wala na, mismong nagsabi ang otoridad, wala ho. Wala ang private armies. Tapos, sasabihin mo na, gumalaw na kayo, gumalaw. Daryl Gatpayat, maraming salamat po sa pakulay. Ito yung ano, ito yung hindi iniisip ni Hontiveros, no? Na bawat bigas niya, bawat buka ng kanyang bibig, merong nanonood sa kanya. Meron siyang followers, mga bangag nga lang. Wala na siyang pasintabi diyan, wala siyang pakialam. Kung yung mga followers niya, mga sumusunod sa kanya, ay mali-mali ang mga impormasyon na masasagap galing sa bunganga niya. Mantakin mo, ha? Private armies. Ang tanong, may ebidensya ka. Meron ka bang dokumento o video man lang na may private armies? Nakapunta ka ba talaga sa Kingdom of Jesus Christ? Saan mo ba narinig na yan na may private armies? E mismo yung otoridad nagsabi na wala. Kasi nga, mga madam kayo. Mga ubob kayo. Hindi kayo dapat dyan na makikita ng taong bayan sa Senado. At dapat hindi po kayo mapakinggan ng sambayan ng Pilipino. Kawawa naman yung mga taong akala ho ninyo ay naniniwala sa inyo, pinipid ninyo sa kanila, puro fake news, puro marites. Magbigay kayo ng tamang impormasyon dahil binuto kayo ng taong bayan, binuto pala kayo dyan para magmarites manira lang. Ay, lolo! Ay, ako nakapunta ako ng Kingdom of Jesus Christ, pabalik-balik ako dun sa awa ng Diyos. Wala talaga ako makikita ang private armies. Ang sinabi mo ho, talagang private armies, armado yan eh. Armies nga eh. Armies, arma, armado, may baril, may sandata. Dapat naka-astig militar, hindi ho. Ang nakikita ko doon, nakabarong. May dalang Biblia. Yun yung prayer warriors na sinasabi ni abogado ni pastor. Yan ang nakikita ko doon. Kinukumustahan kami, nakabarong, nakakahiya nga ho eh. Malaanghel yung mga tao doon. Lalo na pag pumunta ka sa gabi, nako. Alam mo, may kaharap ka na mga santo. Kami na nga ho, nahihiya pagpasok doon kasi dito sa channel namin, panay mura kami sa mga bangag. Tapos kukumusta ka doon sa mga matitino, kukumusta ka doon na panay araw-araw, binabasa Biblia, prayer lang, pag-asasangyaw ba, pag-preach, pag-worship, puro worship lang ginagawa ho nila, sayawang kantahan. Pero papasok namin doon, nakakahiya nga ho, wala pong ano doon, private armies. Kung meron man siguro, Senator Reza Hontiveros, baka ikaw meron ka. Taga saan bundok ba yung mga private armies mo, Senador? Kasi, pwede pong gagawa rin kami ng kwento, gaya ng gawa-gawa mo eh. Matutuwa kaya, Senador? Senador, balikta rin natin, Senador. Hontiveros, balikta rin natin. Kunyari kami, political vlogger, sasabihin namin sa'yo,
Yang si Hunti Virus, may private army siyan. Kahit hindi namin nakita. Kahit wala kaming ebidensya, wala kaming dokumento. Wala kaming patunay na ikaw may private armies. Ganahan ka? Oh. Yan si Risa Hunti Virus, daming baril yan. Ah, gusto mo? Ay, siyempre papalag ka. Baka nga kasuhan pa kami ninyo eh. Kasuhan pa kami ng libel. Ganun lang ho yun. Ilagay nyo po sa lugar yung mga binibigkas at paratang ninyo, pangmamaritis ninyo laban sa Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasasaktan. 7 million ho yan. Magagalit sa'yo, 7 million. Eh, panaydasal ho yun eh. Sabi ko nga sa inyo, ang meron dun, akawaya na may ilaw. Parang parol ba? Na nagparada sila yung Jericho March. Yung Jericho March. Yun ang nakikita namin, yun nasan data. Kaya huwag magpabububo ni Mal. Alam mo, nakakalungkot ha, mga kababayan ko. Itong Marcos admin, masyadong binalahura ho nila ang institusyon ng Senado ngayon dahil sa katangahan ng ibang senador dyan. Kabubuhan. Basta lang bira ng bira para mapag-usapan, pero hindi ho nila napapansin na yung kanilang institusyon ay kinaladkad na ho nila pababa, pabagsak ang institusyon ng Senado at nahusgahan na po sila ng maraming Pilipino. Kasi nga ho, tama yung sinabi ni ano, ni abogado ni pastor, kung hindi po ito sasagutin natin, mga kababayan ko, itong mga bangag na mga senador, baka isipin ng maraming Pilipino ay tama yung ginawa nila dyan sa Senado, which is mali. Mali po yun. Ikaw, senador ka, magbato ka ng impormasyon na maayos para sa maraming Pilipino dahil senador ka. Baka nga ho, paniwalaan ka ng mga ugags. Mali-mali yung sinabi mo. Aba, naloko na. Kawawa naman yung maniwala sa iyo. Mali yung binibira mo, nalason utak nila. Sige nga, magpatuli ako muli. O, pustahan tayo, pustahan na lang. Madam Hunti Virus, ipusta mo lahat ng ari-arian mo sa ari-arian ko. Oh, wala akong ari-arian, ha? Ah, ito na lang, ha? Wala nang ari-arian kasi wala naman akong ari-arian, eh. Hunti Virus, marami yan. Sige nga, challenge na lang natin si Hunti Virus. Ganito na lang. Sabay tayo pumunta sa Kingdom of Jesus Christ, Hunti Virus. Panindigan mo yung sinabi mo na mayroong private armies si Pastor Kibuloy. Sabay tayo, i-live natin. Punta tayo sa Glory Mountain, Prayer Mountain, sa Kingdom na kinainggitan mo. Kung meron kang makitang private armies, sasama ako kay Pastor Kibuloy, magtatago. Hindi, magpakulong ako. Ikulong mo ako, Hunti Virus. At i-challenge ko sa'yo. Pag meron kang makitang private armies, ikulong mo ako. Bigyan, pakainin mo ako sa kulungan, ha? Pakainin mo yung pamilya ko, pag-aralin mo anak ko, ha? Ha? Sige, ikulong mo ako kung meron kang makikitang private armies. Kung wala, ito ha, kung wala, mag-resign ka bilang isang senador. Lahat ng mga akusasyon mo laban kay Pastor Kibuloy, humingi ka ng tawad sa publiko. Sabihin mo mali lahat. Sabihin mo gawa-gawa lahat ng sinasabi mo. Akusasyon mo laban kay Pastor Kibuloy. Linisin mo yung pagkatao mong marumi. Ano? Mag-resign ka kaagad. Gusto mo ngayon na eh. Libre mo. Librehin ko pa pamasahe mo. Papunta, balikan. Ano? Hunti Virus. Kayo mga followers yung Hunti Virus, i-challenge ko kayo. Pumunta tayo lahat sa Kingdom of Jesus Christ. Kung meron kayong private armies na makikita doon, live tayo. Walang putol. Blue by blue. Oh. Puta, ikulong nyo ako kung meron. Kung wala, pag-resignin natin si Hunti Virus, ura mismo. Mamaya, ano? Game na? Oh. Kasi nga, kung totoo kayo na meron, ay putang ina, manindigan kayo. Ako, manindigan ako na walang private armies. Merong prayer warriors. Dalawang bisis na ako nagbalik-balik dyan. Alam nga naman, pagpunta ko doon, magtatago ang private armies. Gagagihan.
Ang lawak-lawak ng Glory Mountain, naikot ko yun. At sumakay ako sa motor ni Taba. Kakatakot ka pa, ganun-ganun. Baka mababagsak sa bangin. Ano, madam? Kung manindigan kayo, mahirap kasi to guys. Senador po kasi siya. Pag senador po kasi, siyempre yung mga tao, lalo na po yung walang alam, talagang may maniniwala sa kanya. Senador eh. Kahit na mali yung mga sinasabi niya, fake news, may maniniwala talaga sa kanya. Whether you like it or not. Kaya sabi ko, mag-amuna na lang tayo dito eh. Kung may makita kayong private armies, kulong nyo ako. Pero kung wala, kulong kayo, resign pa kayo. O ano? Ako, very confident ako sa hamon ko. Kasi nakita ko mismo sa dalawang mga mata ko. Malinis ang Kingdom of Jesus Christ. Maayos. Gaya ng inyong paniniwala na masama si pastor, malayong malayo ho yan. Pero ako, personal experience ko, buhay pa naman ako, magpapatunay ako na walang private armies. Pumunta naman yung mga NBI, kapulisan, meron bang sumalubong na private armies? Meron? Wala. E dyan pa lang magpapatunay ang kapulisan, NBI, na magsasabi ho sa inyo na itong pautot ni Hontivirus ay fake news. Hello po, Ma'am Emilita Bryant, magandang hapon. Walang katotohanan, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, galit man kayo kay pastor o hindi kayo galit kay pastor. Kakampi man kayo ni Hontivirus o hindi. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Maliwanag na maliwanag po sa dalawang mga mata ko, dalawang tainga ko. Wala hong private armies. Ang Kingdom of Jesus Christ, gaya ng paratang ng Madam Martis na senador na ito. Niwala kayo sa amin. Dahil apat, lima, anim kami ng mga vlogger nandoon eh. Tsaka pinasok naman. Kung may private armies pa ho, automatic papalag ang mga yan kay private armies armado eh. Sabi ni Lala, tayabin service na kung may ganyan sa kingdom, di sana wala ng 7 millions kasama na ako. Naman. Nining Biga, magandang hapon, Osay. Ito yung magandang pag-uusapan natin, ni Mal. Galit kay Pastor. Mamaya na to kay, ano, kay Ma'am C. Unahin ko muna itong pulburon. Ang bihira naman. Alam mo ba yung pulburon? Pulburon ni Dayunyor. O, patusok! Nyor, bakit kulang yung pulburon mo, Nyor? Naku, naloko na. Nasa na yung pulburon, Nyor? Pakinggan natin yung pulburon. Ito ba yun? Ito, tika lang. My komento ngayon is... Tika lang. Hindi yan. Ah, ito. Ito, pulburon, ha? Sabi natin, Cherto, sa akin, tigang kasi, tigang. Oh. Diligan kasi natin yan. Si Virus naman, lalo na ho, tag-init na ngayon, naku, tuyong-tuyo. Linawin natin, mga kabisdaka. Si Dayunyor, excited talaga magbalita. Oh. Excited magpakupal, magpaipal. Feeling ba talaga niya talaga? Ang galing niya. Ito. O ngayon, tumatama na naman tayo dito, mga didiis, na itong pulboro ni Dayunyor, drama sa hapon ito. Kini ang akong suliran. Handumanan. Maalaala mo kaya? Magpakailanman. Mali lang yung pagkadirik. Sabi, dalawang tuniladang pulburon. Yung director, tinuruan yung polis. Niribat ng maraming Pilipino sa social media, binatikos. Kasi baka paano po magkasya sa isang ban ang dalawang toneladang pulburon? Okay ha? Sasabog yung ban. Nag-trending yan eh.
daming bumabanat. At hindi mawawala sa isipan ng bawat Pilipino na drama. Ngayon, ito tayo ngayon. Mali yung unang script, binago ng direktor, binawasan lahat. Hindi lalong halata kayo. Pakinggan mo natin balitang ito. Na-turnover na ng PNP sa PDEA National Headquarters ang malaking bulto ng illegal na droga na nasabat sa Batangas itong Lunes, April 15, 2024. Batay sa official progress report ng Batangas Provincial Police Office, natapos na ang kanilang inventaryo sa mahigit na 1.4 tonelada na shabu o katumbas ng 9.6 billion pesos. Taliwas ito sa naunang tansya ng mga otoridad na 2 tonelada o katumbas ng mahigit 13 bilyong piso. 1.4 na lang! 2 tonelada minus 1.4, 600 kilograms? May pretest? Sabi ni Gagi Gaspar, sabi ko sa iyo, Boss Bisdak, may pretest yan si Da Junior. Skimmed milk na yan. Yan na yan. Ba't pinawasan nyo ng 600 kilograms? Naku, ma-amats kayo niyan. Sana punta yun. Maliwanag yan, guys, ha? Malinaw po sa ating lahat yan. Sinabi nila 2 tonelada. Oh, di ba? Excited pa si Da Junior. Nagpaputuop pa dyan. Nasaan yung 600 kilograms? Paano nyo ipaliwanag ito? Ayan tayo. No? Masyado kayong excited sa drama ninyo. Sablay kayo sa unang script. Ngayon, gumawa kayo ng panibagong script. Ngayon, nagdududa ho kami kaya ang paniwalaan namin yung una man. Nagtitirja sa akin, nagparty sila yung gagabi, binawasan nila, subsuparty ni Mal. Sus ko, Ginoo. Wala kayong magawa dyan. Yari kayo sa amin. Dahil yung haka-haka namin, nagawa-gawa ito, lalong nakumplito. Lalong tumibay pa. At iyak kayo sa amin dahil hindi kami maniniwala dito sa pangalawang balita ninyo na 1.4 lang. 1.4 na lang. Oh. Naniwala kami sa una, ha? Nasaan yung 600 kilograms? Ay, pinamigay ninyo? Sinong humit-hit nun? Sinong sumup-sup nun? Ayan na naman tayo eh. Sasabihin na naman ninyo, naninira kami. Hindi kami naninira, kami po ay naghanap ng 600 kilograms. Kasa ang liwanag, nandyan pa nga po sa post ni Da Junior, two tons kayo dyan eh. Oh. 2 tonelada kayo dyan, yabang-yabang ninyo eh. Binawasan nyo para sabihin kumasya sa ano, sa ban. Ang 600 kilograms, nasan? Sinong humit-hit? Sinong sumup-sup? Saan na punta? Ang 600 kilograms, sabog kayo dyan. Tuloy nga, oh. Bukod sa mga droga, kasama rin sa na-turnover ang non-drug na mga ebidensya gaya ng bag, cellphone, 100 piraso ng tig-1,000 piso. ID, trapal at ilang dokumento ng sasakyang ginamit ng sospek sa pagdadala ng nasabing droga. Alauna 1:38 ng madaling araw ng April 17, 2024, nang maihatid sa tanggapan ng PDEA sa Quezon City ang nasabing mga droga. Matatanda ang personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang lugar ng inventaryo sa Batangas para saksihan ang malaking huli na ito ng PNP. Samantala, sinisilip na ngayon ng PNP ang posibilidad naman na galing sa ibang bansa ang nasabat na higit na 1 toneladang shabu sa Batangas na may street value na halos 10 bilyong piso. Sa inisyal na impormasyon ng PNP, posibleng gumamit ng yate ang mga suspect bago ito dalhin sa mga potensyal na lugar na pagbabagsaka ng droga kung saan dito na nasakote. Natukoy ang yate sa Nasugbo, Batangas. There are reports being validated by the investigator on case, pati na rin po yung ating intel operatives na possibly nga po ay may ginamit po na yate po para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito.
Pero ayon sa PNP, hindi rin nila isinasantabi na posibleng international syndicate ang nasa likod ng malaking bulto ng droga na ito. Ngunit patuloy pa itong biniberipika ng mga otoridad sa gitna ng kanilang isinasagawang follow-up operations. Isa sa tinitignan, sir, natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Pag naipasok na po dito ay isi-ship back naman po doon sa mga intended user po nila, including yung international market. Isa po yun sa tinitignan, sir, na... Ma'am, bakit alam mo yan? Okay, anyway, no. Wala na, labo-labo na ho yung drama na nila ng bangag admin na to. Labo-labo na. Tsaka, hindi mo maikukurek yung unang script. Parang ano lang yan, pelikula, pinalabas mo na. Ngayon, pagpalabas mo ho, nakita mo mali, i-edit mo pap, tapos ipalabas mo. Hindi na ho eh. Napanood na ho. Kunyari yun, si Dayunior sa unang script, bangag-bangagan. No? Tapos sasabi ng director, "Nyor, huwag kang magbangag-bangagan, mali 'yon." Eh wala na, pinalabas na ninyong bangag eh. Di na mga, ano 'yan? Di na 'yan pwedeng maituwid para sa akin na. Hindi ako naniniwala sa pangalawa nilang drama. Wala na ho 'yun para sa akin. Ito ay palusot na lamang. Palusot na lamang. Dahil napupuna ng publiko. Nagkamali sila doon. Ang pinakita ko sa inyo kagabi, panahon ni Tatay Digong, ganun din. Ang halaga, 3 ban. Ang naaresto, 10. O dito kay Marcos, 1 ban. Naaresto, 1. Anong klaseng drama? Tayong mga Pilipino ay huwag tayo basta-basta maniwala sa kanila. Dahil madaya, budol nga eh. Madaya eh. Excited kayo ng preskon, yung pala, walang maayos na script. Tama lang din naman na excited kayo, at least nalaman namin. Na drama at hindi kami makukumbinsi ng Marcos admin na lehitimo ang kinyong ginagawa dyan. Puro kalukuhan, puro kawalang hiyaan, kabudulan. Kasi para sabihin ninyo, hindi bangag. Ay, tinasabi ninyong bangag si Dayunior eh. O, heto. Magano kami? May operasyon kami. Nakahuli kami ng ano, pulboron. Nandun si Dayunior tumayo. Ang problema kung yung 600 kilograms o nasinghot dun. O, ito guys. Tingnan mo si Mamsi. Nasaktan. Nasaktan si Mamsi. Nasaktan. Oh. Nainggit. Umiyak. Naglupasay. Teaser lang to ha, interview ni Tunyeng. Continuous pa rin ito sa pulburon. Patusok guys. Ilang. Alam mo sa totoo lang, masyadong late yung reaction ng babaeng ito sa isyo sa bayan nitong si Mamsi para sa akin. Kasi nga ho siguro, nakita ho siguro niya na pumapalag na si Inday, naglabas na si Inday ng mangga, may 2 bakuong dinugtungan ni Inday na mangga gamit. Kaya inunahan niya ngayon si Inday. Nataranta ho sila. Inunahan niya ho siguro si Inday at nakita na rin siguro niya na si Inday Sara, wala na. Ano na si Dayunior, iniiwasan na rin ni Inday si Dayunior. Kaya siguro, inunahan na ni Mamsi. Para ang lalabas, si Inday Sara yung maging masama. Ang mga Duterte yung maging masama. Pero tayong mga Pilipino, madali lang naman magtimbang-timbang ng mga pangyayari. Sino ba tama? Sino ba mali? Sino ba si Raulo? Sino ba bangag? No. Sino bang may malasakit? Sino ba walang malasakit? Sino bang ubob? Sino bang matalino? Madali lang ho natin himay-himayin yan sa panahong ito. Dahil may social media, nasa digital age na po tayo. Ngayon, oh, meron po akong ipipli na video. Ito ay teaser lang daw, sabi ni Tunyeng. Teaser lang daw.
patikim pa lang. No? At ipinalabas ni Tunying dito, talagang galit na galit si Ma'am Shee kay Inday Sara. Pero ako dinugtugan ko na. Galit na buwayset at inggit. Totoo naman! Kaganda-ganda ni Inday, posible hindi ka mainggit. Tapos ikaw, sa awa ng Diyos. Tao pa rin. Sabi nga ni Maharlika, butod daw eh, butod. Ah, ito. Panoorin po natin. Nakaw, ma-high blood sila dito. Bagong Pilipinas, mga bangag ang mukha. Okay, ito ha. Hingga natin ha. Segundo lang ito, guys, na banat niya. Pero ano dito si Inday? Talagang, pag napanood to ni Inday, masasaktan si Inday dito. At magagalit si Inday dito. Yari ka, Ma'am Shee, majumbag ka. At matutuwa ang mga dilawan dito. Tingnan mo ha, bago ko i-play. Mabubwayset ang mga DDS dito. Matutuwa ang mga dilawan dito. Pag napanood to ni Baste, Pulong, Tatay Digong, lalo na si Inday, puta, mabad trip po ang buong Duterte dito. Pakinggan niyo po si Ma'am Shee. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Kamusta kayo ni VP Sara? I am always high to her. Segundo lang, stop natin nun, no? Nakapikit. Madam, ayusin mo, anong hi ha? Hi ba? Hi na hi. Hi sa pool boss? Anong klaseng hi? Everybody up! 1, 2, 3, go! Ganun. Ganun ba yun, hi? Diyan pa lang, ma'am, nagsinungaling ka. Hindi ka nag-hi. Hindi, ano ba, ha? Saan ba siya hi? Ako, naglibog na rin ako, ha? I should have been. I'm the man. I am the man. Time would flew. Everyone knows. It'll be fast away. Tama ba lyrics? Hi yun, hi. Hi ka, ma'am. Ma'am? Saan? Sinungaling! Hindi ako naniniwala. Hi yata yung sabi niya. Hi. Ganun. Hello. Ma'am, sinungaling ka, ma'am? Hindi ka nag-hi kay Inday Sara. Ilang beses mo inisnab si Inday Sara? Puta, video nga ni Inday, allergic ka eh. Tapos sasabihin mo, nag-hi ka lagi? Lolo mo! Huwag mong lukuhin ang mga Pilipino, madam. Dahil alam namin yung nangyayari. Kung anong ginagawang pambabastos nyo kay Inday Sara. Hindi lang isang bisis ginawa mo yan, kundi maraming bisis. Ini-snub mo si Inday, akala mo walang vice president. Tinarantado mo si Inday, pinahiya mo si Inday, naka-live pa sa RTVM. Pag nabanggit ang pangalang Vice President Inday Sara, allergic ka? Nag-hi ka? Saan? Sinungaling ka, madam. Hindi ka nag-hi kay Inday Sara. Alam namin yun. Huwag mo lukuhin ang inyong mga followers. Dahil tuwang-tuwa pa nga ho ang lahat ng Ensaymada Balaguer sa inyong followers. Every time na ini-snub mo si Inday Sara. Kasi yan ang gusto nila. I-snub mo si Inday, ipahiya mo si Inday. Pero, nag-react ba si Inday sa inyo? Yan ang tanong ko sa inyo. Ilang beses nyo pinahiya si Inday? Pero hindi pinansin ni Inday yan. Kasi maganda si Inday. Ikaw, maganda ka.
Parang sinabing pangit, ha? Parang sinabing pangit, ha? Baka ipatawag ako bukas yan, no? Wala akong sinabi, ha? Wala akong sinabing pangit. Bahala kayo. Kasi inggit ka, ma'am. Sa sinabi mo lang every time nag-high ka, kasinungalingan. Pinasok mo sa bulsa mo yung mga taong nanonood sa'yo. Kayong mga BBM supporters, kayong mga bangag supporters, inside mga dabalagers, isang tanong, isang sagot. Totoo ba yung sinabi niya, nag-high siya kay Inday Sara? Buta sa airport, sa Malacanyan. Oh, maghihatid, hinahay, lolo nyo! Sabi, correction, hindi I, hi, I'm always kind to her. Hi, sabi niya, I'm always hi to her, di ba? Kind to her? Kind to her? O, pareho lang yun. Kind to her or hi, pareho lang yun. Isa lang ibig sabihin yun. Nga pa rin. Kind, hi, isa lang. Bastos pa rin ang resulta. Kain kesa kanya, binabastos mo, pareho lang. Pinaplastik mo, kain, isa lang ang ibig sabihin yan. Kain. Oh, sige, kain, pagbigyan natin, kain. Pero pareho rin po yun eh, bastos pa rin. Kung kain kesa kanya, bakit binabastos mo siya? Ini-snub mo siya? Ilang bisis? Sige nga. O, pagbigyan natin kind na lang, kind tayo, kind. Kind, hi. Palitan nyo na lang yung hi ng kind, ha? Pareho lang yan! Diyos ko, limang. Isa pa rin ang ibig sabihin yan. Bastos sila. Anong kind? Kind sa mata nyo? Ay, teka lang, may tumawag. Teka lang. Hello, boss MJ. Hello, sir. Teka lang. Tingnan lang mga kabisnak, may tumatawag ha. Nakalive ako. Tingnan lang guys, excuse muna, mahalaga lang. Pagtsagaan nyo muna yung kain dyan, kain. Nakalive ako, sir. Lala! Kain! Hi! Bustahan tayo, pareho lang yan! Wag na natin pagtalunan, pareho lang yan. There's a kind of hush. Sabi niya. Mas lalo na pagkain sinabi niya, mas malala. Huh? May kind ba siya na ginawa kay Inday? Wala nga eh. Pag nakita niya, ini-snub si Inday. Kung saan-saan, tinarantado si Inday, ginagago. Ginago si Inday ng kanyang pinsan. Kind? Oh. Ayan ho tayo eh. Pag ganyan-ganyan pa yung mata mo, nakakatakot eh. Parang nasa ano, nasa sa dako mo roon. Ika lang guys, saglit lang guys ha. Chichik ko lang yung mga kaibigan natin dito. Medyo emergency lang ha. Kailangan, no? Kailangan, ha? Kind!
Bad trip na mga bagag supporter sa akin. Eh, pag-isapan lang natin yung totoo. Pag-usapan lang natin yung tunay na ginagawa niya kay Inday Sara. Merong kind, wala ho eh. Kundi, dinidemolish nila si Inday Sara. Pinapahiya nila si Inday Sara, tinatrial by publicity nila si Inday Sara. Yan ang totoo. Walang maniniwala sa sinasabi ni Ma'am Shi. Meron bang kind? Meron bang high? Saramet ko na ka sa pakulay. Promise guys, yung dinig ko talaga, dalawang beses ko yung pinapanood, high talaga. Sabi ni Aldin Imaw sa Encantadia daw, si Imaw. Hindi, ako na lang ha. Pagkatotoo lang ako sa inyo, talagang ang dinig ko, high talaga yan. I'm always high to hear. Buti sabi ninyo kind. Ganda ng tirada. Ang ganda sa ng tirada. High eh. High na high. High na high sa pulbos. Everybody up. 1, 2, 3 high. Pero pareho lang mo yun. Kind, high. Oh, so be it. Sabi ni Lee, siya ang high bisdak palaka yan. Natutulog daw ang palaka. Sabi nag-comment, kindly high to her. Di ba? Sabi kindly high to her, di ba? High nga yung, hindi ko inaano yung kind. High nga. Wala akong pakialam sa kind at saka sa... Basta high lang gusto ko doon. Di ba sabi na I'm always kindly high to her? Di ba sabi niya? Hindi nga nag-high-an. May kindly high to her. High nga. High na high. Ay, ambot. Diba, I'm always kindly hi to her. Hindi nga nag-hi. Nang-islam ka, Inday nga. Kind-kind pa nalalaman niya. Wag yun ba? Sim-sim. Sabi ni Nay Mercy. Ayun, nanak. Sa ano yan? Sa Encantadia po yan. Si Imaw. Diba? I'm always kindly hi to her. Basta may hi. May kind din. Isa lang ibig sabihin nun. Talagyan natin ito pa. Isa pa. Sabi nyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran... Hi! Kaya madam, nandiyan na naman. Naluloko na naman si madam, oh. Nasasaktan daw siya dahil ang kanyang asawang si Da Junior laging daw nagpo-protekta kay Inday. Lulo naman talaga. Naglulokohan na naman tayo dito. To protect Inday Sara, to protect her. Kung alam mo lang, may tagal na kitang tinarantado. Ayoko na nga mag-vlog, pambihira. To protect her, my husband always protect her. Saan? Kailan? Ay, ang galing pala niya magprotekta kay Inday Sara. Yung confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at ng DepEd, ginago ng kanyang pinsang tambaluslos, pinoprotektahan ni Da Junior si Inday. Wow, ang galing ng demolition job ng Kongreso. Si Inday Sara, sinama sa ICC. Kinakasuhan, ang galing magprotekta ni Bangag. No? Ang galing.
yung budget ng DepEd pinagbabawasan, Office of the Vice President, pinoprotektahan ni Dayonior. Ang galing talaga, ang galing, 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 galing. Grabe, kaliwat ka ng paninira ni Tambangag, Tambaluslos kay Inday. Araw-araw may pasabog, black propaganda gamit komunistang grupo, baka bayad party list. Ang galing talaga, ang galing. Hay na hay talaga. Hay na hay. Hay na hay. O kayo, 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 dyan, kayo, dyan, kayo. Pinoprotektahan ba ni Dayonior si Inday Sara? Saan? Sige nga. Saan? Wala akong naalala na kumuda si Dayonior. Pinagsabihan si Tambaluslos, tumigil ka insan, patigilin mo yung alipuris mo sa paninira sa mga Duterte at kay Inday Sara. Umayos ka, babangon tayong muli, unity tayo. Puta, meron? My God. Huwag ninyong lukuhin ang mga Pilipino. Dahil hindi high ang mga Pilipino. Hindi tayo high. High kayo? Kung high kayo, maniniwala kayo sa kanya na pinoprotektahan si Inday Sara ni Dayonior. Are you sure, madam? E di sana sinabihan mo yung mga ensaymada balagers, tumigil kayo sa kakabanat at kay Inday. E di sana wag na kayong manuhol sa mga animal. No? Hindi ho eh. Kagustuhan yung masira ang mga Duterte. Kagustuhan yung idemolis ang mga Duterte since day one. Nagiging presidente ho kayo. Eh siya ba presidente? Naglibog na talaga ako, imaw. Siya ba talaga presidente? Inday Jr., sige, asawa niya. Ano ba talaga, naglibog ako? Ano ba tagapapel niya sa mundo natin? Since day one, bumalik kayo sa Malacañang, ang tanging tinatrabaho lang ninyo is to demolish Vice President Inday Sara Duterte. Siraan ang mga Duterte. Kung ano-ano ng black propaganda galing kay Tambaluslos, galing sa mainstream media, galing sa makabayad black, galing sa mga komunista. Pero kayo, hindi man kayo siniraan ng mga animal? No? Si Inday Sara ang paborito ninyo. Saan yung pagpoprotekta? Meron bang pronouncement si Dayonior na tingilan nyo na pinsan yan? Stop na. Wala. Kaya huwag niyong lukuhin ang mga Pilipino dahil hindi kami high. Ewan ko sa mga ensaymada balagers kung mga high. Tuloy natin! Mukhang, huwag kang umingiwi, ma'am, ha? Si ma'am, makang ingiwi-ingiwi din si ma'am. O, tingnan mo si ma'am. Okay, tuloy, tuloy, tuloy. Together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong Bangag. Bangag noon! Bangag pa rin ngayon! Tagina na yan. Hindi, umamin din. Ma'am, alam mo sabi nila, pag pumalag, guilty. Umami na, umami na, umami na. Siya nagsabi yan, Bangag ha. Siya nagsabi, Bangag ang presidente ha. Kaya talaga madam po. Eh siyempre dabaw ho yun eh. At saka yung pinaglalaban ng hakbang maisog eh. Transparency, accountability, peace and security. At ang pinaglalaban o doon, kontra sa PI ninyo, PI ng pinsan mo, Tambaluslos, na gawin mong prime minister para maging presidente si Sandra. Eh ayaw ni Inday, gusto ni Inday ng may eleksyon. Ayaw ni Inday ng PI ninyo. O bakit? Nasaktan ka? Di naman sina Inday Sara nagsabi bangaga.
Saktan siya eh. Pero yung kapatid, Senator Amy, okay lang. Patalit yung reaction niya, no? Late na late. January yun, di ba? Sinabi ni Tatay Digong, si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Saktan, masakit ba yung tunay? Alam na ho natin saan natin titiradahin sila. No? Nasasaktan pala sila pag sinasabihan nating bangag. Kayo mga trolls, alam na namin saan kayo namin atakehin. Eh, di sa bangag. Ganito kasi, ma'am, eh. Sinabi kasi ni Tatay Digong, di si Inday. Pinunta kasi ni Inday doon, rally. Para, putang ina, ano ba si Inday? Uto-uto, hawak niyo sa leeg, lo-lo niyo. Babangon tayong muli. Kasama ba si Inday dyan? Kayo lang. Bumangon yung muli. Kasama si Lini Robredo. Kasama Dilawan. Ano yun? Bakit ba si Inday tinalian niyo sa leeg? Puta. Diyan kayo nagkakamali. Si Inday Sara, hindi nga mapara-para, hindi makontrol yan ni Tatay Digong, kayo pa kaya? Tandaan nyo yan. Si Inday Sara, na anak na yan ni Tatay Digong, hindi nga napasunod ni Tatay Digong, tumakbo kang presidente. Kasi lamang ka sa sorbe kay Bangag, si Bangag nasa huli. Pero ang ginawa ni Inday, ang laki ng utang na loob nyo kay Inday Sara. Binuhat kayo. Si Inday ay nagpakumbaba. Vice presidente na lang. Pinatakbo si Da Junior, pagiging presidente. Puta, masama pa loob ninyo kay Inday niyan. Sa lagay na yan, galit pa kayo sa mga Duterte? Pagkatapos binagbigyan kayo ng mga Duterte, makabalik sa Malacañan, gayan na ganyan ang sukli ninyo? Puot, inggit, pagkabuwayset, hawakan na talaga ninyo sa leeg si Inday Sara, diyan kayo nagkakamali. Hindi ganyan si Inday. Puta! Niminsan si Inday Sara, wala pang sinabi na masama kay Da Junior, ha? At sa'yo. At kay Ma'am Shea. Hintayin ninyo, ang ribat lang naman ni Inday, si Tambaluslos lang naman eh. Puro pa naman paano-ano si Inday, oh. Ang tawag ni Inday, pahanging-hanging lang ba? Patama-tama lang. Kagaya ng recently na mangga, kain tayo mangga, mangga gamit. Kayo na po yun, madam, pinatamaan, madam. Kasama si Da Junior at saka si Tambaluslos. Totoo naman talaga manggagamit. Wala kayong utang na loob. So ngayon pues, kung ito na po talaga ang gusto ninyo, puta, hintayin ninyo ang ganti ni Inday Sara. Iyak kayong lahat dyan. Gusto ko to para sa akin. Gusto ko to. Napakagandang banat ni Ma'am Shea labang kay Inday. Magandang laban ito dahil nga ang lahat ng mga DDS, alam na nila kung saan sila lulugar. Tayo, alam na natin. Pero yung nasa kay Inday Sara, hindi pa sila alam. Hindi pa nila alam. Pero pag bumira si Inday dito, gumanti dito sa first lady ni Dayun. First lady ito, presidente. Ano to? First lady, presidente. Presidente ito? Presidente ng mga bangag. Iyak kayo dyan. Inumpisahan ninyo. Nagpa-interview kayo. Pwes, pagbibigyan kayo ni Inday yan. Mga mangga kayo. Mangga gamit kayo, sabi ni Inday. Sige nga. Hanggang saan kaya kaya ninyo? Ako, nagtatanong lang ha. Hanggang saan ang kaya ninyo sa kakabira kay Inday Sara? Handa na ba kayo? Kung feeling ninyo, sobrang lakas na ho ninyo dahil kayo ang presidente ngayon, puta, dyan kayo nagkakamali. Iba ang Duterte. Ang sinisigaw pa rin ngayon ng sambayan ng Pilipino, mga Duterte, hindi Marcos. Yan ang totoo, masaktan kayo sa masaktan. Meron bang sinabi si Inday Sara na masama laban sa inyo? Wala. Kayo yung panay, atak-atak sa mga Duterte. Siyempre si Tatay Digong sasagot. Ang kapatid sasagot.
Pero si Inday tumahimik pa lang. Puro lang na nga si Inday, padrama-drama pa lang, patiktok-tiktok, nasaktan na kayo. Tinamaan kasi. Tinamaan! Ng mangga. Mangga gamit. Mangga ka dyan, madam! ito. Diba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Alay! Teka lang kaya. Teka lang. Si Lenny, bakit magagawin mo daw? Si Lenny Robredo, hindi daw ginawa niyan. Ayan ha. Puring-puri si Lenny Robredo. Alam na natin, sunod na. Adepet, sekretary, Lenny Robredo na. Inatake si Inday, binibuild up si Lenny Robredo ha. Sige nga, iplingan natin yung umpisa kasi baka mamali tayo eh. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin? Ano, I will always... Ulitin nga natin, pambihira. Okay, pakinggan natin ha, kasi medyo mabilisan lang eh. Teaser lang kasi to, teaser. Pakinggan natin yung una lang ha, yung una. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the... Ano ba? Kind? Or hi. Bahala na. Kind or hi. Ang gulo eh. Kind. 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 Oh, kind. Kind. Oh, bakit? Kind nga. Kind. Oh. I will always kind to her. Buta, paliwanag ko pa ba? Kaya pareho lang din naman yon. Yung paliwanag ko, pareho lang. Kind, palitan mo lang yung high ng kind. Ayaw ka na ulitin, pareho lang naman ang ibig sabihin nun. Pag uulitin ko, palitan ko lang yung high, gawin kong kind. So, tingnan mo si Lynn, oh, I always say hi to her. Hi nga rin, oh. Daming nagsabing hi, madami nag-kind din. Ay gago na, naglibog na talaga ako. Bakit kasi hindi maayos magkasabi? My kind, my high. High daw. Oh. I was always kind to her. Oh, my kind, my high. Puta, mga high nga sila. Pati kayo ha? Pati kayo, naglibog din kayo ha? Akala nyo, ako lang ha? I will always kind to her. Ay, isa pa, isa pa. Puta, kain na lang tayo, mangga. Kain na tayo, mangga. Sabi ni Jocelyn, unang dinig ko, hi. Kasi nga, hi, tingnan eh. Kaya nga kumanta ko ng hi eh. Promise, ang dinig ko talaga ha, hindi ako nagbibiro. O, pareho lang yun. Dugtong na lang ninyo ha. Answer, I always kind hi to her. Puta, abagan na lang ho natin yung, kasi teaser lang mo yan. May mabigat pa talaga yan na birada. Si Tuning, mamayang gabi yata ipalabas yan. O, singhot na lang, singhot nyo nyor. Bad trip na mga bangag. Sabi ni Isa, pag hi, wrong grammar. O, wrong grammar siya, hi gamit niya eh. Okay. Tingnan mo ulit nga. Isa pa. Huwag niyo muna isipin yung kind ha. Tingnan mo ha. Ito. Pakinggan niyo mabuti ha. Ito. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Ano? Tama na nga ho, kind to her, pareho lang yun, walang mga kwenta. Kind man yan or hi, basta wala po kayong kwenta. Ginagago nyo si Inday Sara, hindi po totoo yan. Hi, kind, wala. Pag hi kayo, yung hi lagi. Yeah.
Kahit utangin na, ginago na ninyo sinasabi ni Ma'am Sia. Hide na naman daw yung iba. Hide, hide dinig ko. Oh, sabi naman ni Jerry, hide to hair. Bangag to hair. Sabi ni Heidi, mas maganda. Hi, mas maganda nga yung hi. Huwag na lang yung kind. Hi na lang. Kaya sakit ng tiyan ko sa kakatawa sa inyo. Sabi ni Raquel, hide nga dinig ko. Ay, si Raulo na tayo dito, guys. Libog-libog na to. Labo-labo na to, guys. Sabi ni Lings, hi or kind? Basta pareho lang yan. Hi, kind. Isa lang paliwanag dyan. Hindi sila kind, hindi rin sila hi. Isa lang paliwanag dyan. Hindi sila kind, at hindi rin sila nag-hi. Kind or hi man yan, tatama pa rin dun sa pang-i-snab ni Ma'am Sika Inday Sara. I am right? Tama? Pareho lang eh. Kind to her? Hi to her? Putang ina, wala akong ganun. Wala kaming nakita. As in, ginagago nyo si Inday. Kind? Tinarantado nyo. Hi? Isnab nyo. Iisa lang. Sabi ni Sara Ambali, sa narinig ko, hi to hill. Putang ina. Putang, ang dami na ninyong narinig. Hi sa manggagamit ni Inday. Hi sa manggagamit ni Inday. Bad trip na. Ay, wag na naman siya itong paramihin yung ano, yung sinasabi. Isa lang naman yun, yung sinasabi. Ang dami yung dinagdag, ha? Alam mo, tama ka, Evelyn. Insecure kasi kay BP Sara. Insecure ho talaga. Tingnan mo. Pilit nila pinapasok si Lini Lugaw ngayon. Pinupore si Lini Lugaw. Isa lang ibig sabihin yan. Ang babangon tayong muli, hindi para sa mga Duterte. Yan ay para sa mga Dilawan at Pulawan. Kasi bakit pinapasok si Lini Robredo bigla? Eh, hindi naman yung ginawa ni Lini Robredo. Hoy! Si Inday Sara, wala pang ginawa. Na batikos kay The Junior at sa inyo. Si Lini Robredo ang batikos yung internasyonal. Pupunta si Lini Robredo sa ibang bansa, sisiraan si Tatay Digong, sisiraan ng Duterte admin. Gusto nyo gawin ni Inday sa inyo? Ako, nagtatanong lang ha. Gusto nyo gawin ni Inday Sara dyan sa inyo? Yung ginawa ni Lini Robredo, kay Tatay Digong, gawin rin ni Inday Sara sa inyo? Siraan kayo. Banatan kayo. Si Inday Sara, wala pang ginawa. Meron ba kayong narinig na banat ni Inday Sara kay The Junior, Marcos Admin, at kay Ma'am Shea? Meron ba? Tangina na, magbaba kayo ng link, mga bangag supporters, kung meron. Sa akin, wala pa. Nainip na nga ho kami. Nainip na nga ho kami. Hinasabi na nga ho namin, Inday, lumayas ka na dyan sa bangag admin. Inday, gumanti ka. Huwag kang patalo, Inday. Yung iba nga, naiinip na sila eh. Sabi ko, huwag naman mo na mainip. Tahimik lang si Inday. O at least ito. Ito ha, sa bangag supporters, makinig kayo. Inumpisahan ito ni Ma'am Shea, inumpisahan ni The Junior, kasi sinabi naman ni The Junior, complicated. Ngayon, gusto nyo yan, baka pag gumanti si Inday, gagawin ninyong masama si Inday. Hinatak lang ninyo si Inday na lumaban si Inday. Kayo ang may gawa para lalaban si Inday at sasagot sa inyo. Kasi niminsan, binugbog na ng binugbog si Inday, tinarantado ng tinarantado na si Inday ng Marcos admin, pinahiya ninyo ni First Lady, ginagago ng mga kongresista at mga senador, hindi po si Inday sumagot.
tahimik lang. Sinong sumagot? Si Basti, si Pulong, si Tatay Digong, kami mga political vlogger. Pero mas maganda ito, makumpleto na. Si Inday Sara ho talaga sa sagot. Tandaan nyo yan. Hihintay namin yung sagot ni Vice President Inday Sara dito. Teaser pa lang ito ha. Teaser pa lang ito ng banat ni Ma'am Shea. So sige, abangan ho namin yung banat ninyo kay Inday Sara. Bu, dapat binuunan ninyo tunying eh. Ginawa ninyong installment no para magka-views. Pero sa totoo lang, nataranta na kayo kay Inday Sara. Nagpakita lang si Inday Sara na mangga. No? Ako, this is the time na ipakita na rin ni Inday na napuno na si Inday. Tama na rin yun, Day, yung pagpakumbaba mo, Day. Hindi ka na masama dito. Para sa akin, ha, hindi na maging masama si Inday dito. Tama na rin, ho, na bumigay na si Inday, lumaban na si Inday. Hindi po pwede, Day, na apakapakan ka na lang ng mga to, Day. E kayo man ang dahilan, Day, nagiging presidente yung asawa niya. Duterte naman, Day, ang dahilan kung bakit bumalik ang mga Marcos sa Malacanang, Day. This is the time, Day, na sumigaw ka. Total, gusto naman nila, Day, na pumalag ka, Day. Mantakin mo, Day. Hindi ka pa nga pumalag, Day. Kinumpara ka na kay Lini Robredo, Day. Mas maayos pa daw si Lini Robredo, Day, kaysa sa'yo. Eh, si Lino Robredo, start pa lang. Putak na kay Tatay Digong. Si Inday Sara, 2 years at tinarantado ng grupo ng bangag admin. Di man sumagot si Inday. As in, wala. So ngayon, pag sumagot si Inday, baka mag-iyakan kayo. Babalikta rin ninyo, masama si Inday. No, kayo nag-umpisa. Gusto niyong pasagutin? Ah, hintayin ko yung mga black eye ninyo. Ah, nasa sa'yo, kung kaya gusto ninyong hindi na kayo tatagal sa panunungkulan ninyo. Ah, tingnan mo, paano hindi maingit si Ma'am Shea? Tingnan mo ha. Kahit 2 taon na tinitira si Inday Sara ng Marcos Admin, Alipore, si Tambaluslos, pero si Inday, ito pa rin yung nangyari sa kay Inday, oh. Hindi na nga mabubura pa ang katotohanan na nananatili at patuloy na nagkakatiwalaan ng publiko si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ayon sa isang dating opisyal ng Malacanang. Sa katunayan, nananatili ring most trusted government agency and Department of Education batay sa pinakahuling survey ng Octa Research. Si Jason Rubrico magbabalita. Most trusted pa ring ahensya ng pamahalaan nitong unang quarter ng 2024 ang Department of Education na pinangangasiwaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Batay sa tugon ng Masa Survey ng Octa Research, para sa unang quarter nakakuha ang DepEd ng 82% na trust rating. Lumalabas sa survey na sa mga pangunahing lugar sa bansa, nasa 74% hanggang 94% ang trust rating ng DepEd, kung saan pinakamataas sa Mindanao at pinakamababa naman sa Metro Manila. Nakakuha naman ng 84% performance rating sa kaparehong survey ang DepEd, na naging dahilan para makuha nito ang unang pwesto para sa best performing government agency. Aha. Nasa 78% hanggang 95% ang performance rating ng DepEd na pinakamataas sa Mindanao, sinundan ng Visayas at pinakamababa sa NCR at Balanced Luzon. Para sa dating cabinet secretary ng nakaraang administrasyon, hindi na nga mabubura pa ang katotohanan na talagang pinagkakatiwalaan ng publiko si Vice President Duterte. Naka! Yan nga ay kahit pananawagan noon ang mga oposisyon na bumaba na daw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd si Vice President Sara. Hindi nyo talaga mabubura yung katotohanan kung ano yung pagtitiwala na ibinig dahil sa record niya. Ay, hindi niya mabubura yan kahit anong gawin. Ang iba pang ahensya ng gobyernong nakakuha ng mataas na trust at performance rating ay ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Commission on Higher Education, at Department of Public Works and Highways. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Tingnan mo ha! Tingnan nyo guys, ako matatawa talaga ako sa bangag admin. Pwede kahit Tambaluslos. Lalo na kay Ma'am Shea. Antakin nyo guys to. Gumastos na sila lahat. Dilawan, komunista, Pulawan, Bangag Supporters, Insaymada Balagers. Saan ipwersa na nga sila eh? Saan ipwersa na sila?
Para hindi mo ulit si Inday Sara, puta kina no guys, magdadalawang taon ng biruan pa rin si Inday. So bakit naulo siguro ni Ma'am si Gago to dalawang taon na hindi pa rin bumaba rating si Inday? Kaya ang nangyari ngayon, haya na, yung Rina na talaga yung bumanat. sabi siguro ni Ma'am si Animal, laki na ng gastos ko sa mga gago, mga political vlogger, mga ubob na to. Pati itong mga Congress, ginamit ko na, pati sila Franz Castro, si Antivirus, lahat na lang ng dilawang kakampi ko na. Pero pambihira o si Inday Sara, gusto pa rin ng bayan, eh teka, ako na nga bumanat. Ayan, bumanat siya. Ngayon ang resulta dito, madam, kaya hindi man yan babagsak si Inday, madam. Kayo naman ang babagsak yan. At lalong magalit si Inday dyan sa inyo. Hindi pa naman si Inday sumagot sa inyo ni minsan. Puta, makatikim kayo ng kaliwat kanang sampal niyan. Okay lang sana sampal o kung may kasamang jumbag. Nagago na. Sabi pa naman ni tatay, di kong matindi ito si Inday. Pag sumabog to si Inday, nako! Mas, di na yan mapipigilan. Diretso-diretso daw eh. Sabi ni tatay, di kong, diretso-diretso daw talaga si Inday. Di daw talaga mapipigilan. Ako, mamsi, umayos ka, mamsi. Ako naman. Sabi ni Florinda, bullseye ang labas ni Dayon yun. Bullseye mo lang. Ito yung magandang laban kasi si Inday, pag nagbitaw yan ng sagot, durog talaga sila. Manginginig kayo. Ito, dito magkakamali ang ano. Ito yung pagkakamali ng Marcos admin. Para sa akin, good ito para sa atin. Ito guys, para sa mga Duterte diehard supporters, maganda itong ginawa ni Ma'am si kay Inday. Bumira upang ang mga didiis na hindi pa rin bumira kay Da Junior, makapag-desisyon na. Lalo na ho yung hindi pa sumama sa akbang maisog, makapag-desisyon na sila. Ito yung parang icebreaker na yung katahimikan nila noon, mag-iingay sila. Ito yun. At si Inday Sara, maniwala kayo sa akin sa sagot ito. Mangga nga lang yung sinagot sa inyo, sa susunod yan, santol na. Parang okay to. So go ahead. Parang hinamo na dito si Inday para sa akin. Hinamo na si Inday ng Marcos admin. Kasi alam naman natin si Da Junior under ni Ma'am Xi. So yung si Ma'am Xi ngayon nagre-represent yan sa Marcos admin. Under si Da Junior eh. Yan, yun yung boses ng Marcos admin ngayon. Si Ma'am Xi. Inatak na mismo si Inday Sara ng Marcos admin. Ito yung totoo. Ngayon, si Inday Sara, hindi pa sumagot kailanman. 2 years na tahimik. Hindi sila binanatan, Inday. Hindi pa. Pero, hintayin ninyo ang sagot ni Inday. Yanig kayong lahat dyan. Automatic kayo, bagsak kayo dyan. Automatic kayo, iiyak kayo dyan. Whether you like it or not. This is the time na maramdaman ninyo kung paano magalit si Vice President Inday Sara Duterte. Marjo, salamat sa pakulay. For mangga kind, sir. Ang ganda ng mangga, dilaw na dilaw. Hinog yung mangga mo, ma'am. Salamat sa manggang hinog. Hindi niya na, yung inggit niya kay Inday Sara, hindi niya na napigilan. Talagang ano na. Kumbaga, ano na siya, sumabog na rin yung inggit ni ano dito, ni Madam Blaise. Tingnan mo ngayon, teaser pa lang, hindi na maganda yung ano, hindi na maganda yung response ng mga DDS at ng mga supporters nila. Umpisa pa lang, teaser pa lang ha. What more pa kaya pag ipli ni Tunying yung buong interview dyan? Naku, iyak kayo. Maniwala kayo sa akin. Kayong mga bangag supporters, insaymada, katapusan na ho ninyo. Ito yung magpabagsak sa inyo, si Ma'am Xi.
ginalaw na ho ni ma'am si yung baso niyo para siraan si Inday Sara. Alangan naman si Inday Sara magpaapi, bugbog na si Inday. Matagal nang bugbog si Inday ng 2 taon, hindi sumagot. Nakapuko sa trabaho si Inday. Ngayon, kung gusto nyo talagang pasagutin si Inday, pagsisisihan nyo yan. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Pagsisisihan nyo yan. Puta si Tatay Digong lang, si Basti pa nga lang yung bumibira, takot na kayo eh. What more pa pag si Inday Sara na ang gagalaw? Naku, iyak kayo dyan. Sabi ni Evelyn Bautista, pasaring lang si Inday sa ngayon, pero pag wala na sa dipid yan, magsalita na yan kasi wala na siyang iniingatan. Ano to guys, ang tawag dyan? Kasi si Lenny Robredo papasok sa ano, dipid. Papasok. Papasok si Lenny Robredo sa dipid. Magiging dipid secretary yan. Alam ko yung papasok. Binibuild up na ni Ma'am siya, di ba? Binibuild up na ni Ma'am siya eh. Puta, binanggit na niya sa vlog niya eh. Sa interview kay Tunying eh, na mas maayos pa daw si ano, si Lini. Kasi hindi ginagawa daw ni Lini yung rally-rally. Puta, si Lini Robredo kung saan-saan pumupunta na rally, mga dilawan, komunista, aktivista nandoon. Pero si Inday, bumunta sa rally kay Pastor Kibuloy at sa Hakbang Maisog. Tatay niya yun eh. Para yun ang pinaglalaban, ayaw sa PI. Oh. Nasaktan kayo doon sa bangag. Magpa-drug test nga. Magpa-drug test na lang. Ito, pakinggan po natin. Last na lang na video. Kung ayaw nyo pong ano, mapulaan kayong bangag kayo, oh, ito yung magandang gawin ninyo. Oh. Ito. Oh. May komento ngayon ng isang dating opisyal ng Marcos Jr. government na nauugnay na isyo ng ilegal na droga kay Pangulong Bongbong Marcos. Si MJ Mandihar sa report. Ayan, oh, ayan. I would treat it as a health issue. Sabihin ko, if you're raising the matter of drug use or the use of illegal substances, first of all, if that's a crime, but the president is immune, I'll talk about that, would therefore have to wait until such a time as you have evidence and you can find it in the appropriate proceeding at the appropriate time. However, if this is being raised as a health issue, we can assure the public that the president is in good health. There is no indication of any health-related repercussions of use of substances, illegal or otherwise. Ganito raw ipapaliwanag ng dating press secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tanong at hamon ngayon ng taong bayan na mapadrug test ang punong ehekutibo. Pero ayon kay Attorney Trixie Cruz Angeles, maraming factor kung bakit hindi ito sinasagot ng direkta ni Marcos Jr. I understand that they are ignoring it because it is in fact difficult to deal with. Mahirap pa, paano niya sasagutin yon? Either way, he will have to admit to previous drug use or he will lie. Kalat na ngayon sa social media ang sinasabing pre-operations report ng PDEA na tumutukoy kay Marcos Jr. bilang subject sa isang drug operations Marso taong 2012. Ang PDEA, itinanggi naman ang mga dokumento na pinalitaw ng political vlogger na si Maharlika na critical din sa administrasyon. Pero ani Cruz Angeles, ipit na ipit si Marcos Jr. kahit sa anumang angulo tingnan sa issue. Pag pinag-usapan niya yun, then it will open up. Are there any repercussions to those previous drug use? And that now becomes a health issue. And the health issue is a matter of public concern. So mahirap talaga yung position nila. And ignoring it might be the only answer for them right now. Maging ang dating Executive Secretary at Chief of Staff de Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez, drug test din ang hamon sa Chief Executive. Mismong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang galing. Ang kumpirmasyon na nakita niya noong mayor pa siya ng Davao at kahit noong presidente ito na talagang may mga dokumentong nagtuturo kay Marcos Jr. bilang drug user. Bawanin mong gakukin, eh, sige mo nag-agas. Sige, sige, kamito na lang. For demonstration only. Dili ko bangag, ha? At ngayong may mahigit 13 billion pesos na halaga ng shabu na nakumpiska sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas sa mga otoridad, maniniwala naman kaya dito ang taong bayan. Gayong mismo ang Pangulo ng Bansa ay hindi mismo direktang masagot
kung siya rin ba ay may kinalaman sa paggamit ng illegal na droga. Napakaraming butas. You mean to say a 13 billion worth of shabu na haul, no, dinadala ninyo, iisa lang ang tao? Wala man lang resba, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. For us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for. Anong, what's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa'yo. Unless some action is taken, di ba? Magkaroon ng mag-snowball yung issue and people are starting to clamor for it. Tapos kung maingay na, nayuyugdug na sila and the refusal to acknowledge even the question will now become a matter of his own security, the security of tenure. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yan lang naman, madam, yung ano dyan, concern, drug test na lang. Kung nasaktan ka, sinabihang bangag noon, bangag pa rin ngayon, drug test na lang. Mas sakit pala to sa mga bangag supporters, araw-arawin ko kayo. Ay! Mga bangag! Naiiyak kayo ngayon. De, ang drug test siguro na isisigaw natin, hindi lang kay BBM, kundi sa lahat ng gabinete niya. Kasi kunyari, drug test kay The Junior, lahat ng gabinete na lang. Kasama si Ma'am Shea, drug test na lang. First family siguro kasama eh. Kasi mga public servant naman sila eh. Congressman naman si Charis. Lahat na lang sila. Total may mga posisyon naman sila sa gobyerno. Sinahura naman sila ng taong bayan. Drug test na lang ho kayo lahat. Para malaman namin kung bangag ba kayong pamilya or hindi. Kasi ang hirap naman po pag mapulaan kayo, kagaya ngayon, di nyo kami masisisi na sasabihin namin kayong bangag kasi nga, yan ang sabi ni Tatay Digong, eh wala pa kayo napatunayan na hindi kayo bangag eh. Sige magpatunay kayo na hindi kayo bangag. Juan Maria Paz o Kose, maraming salamat po sa pakula. Yan lang naman ang ano dyan, ang pinaka problema ho talaga at saka solusyon. Ipatunayan po ninyo sa taong bayan na hindi kayo bangag. Pamilya ho ninyo, pati gabinete. Paano po mapatunayan? Hair follicle? Yan ang buhok. Buhok dito ha, hindi buhok sa kilikili ha. Live po, live natin gawin. Para mabura ho sa lahat ng mga Pilipino, yung word na sinasabi ni Tatay Digong, na bangag noon, bangag pa rin ngayon. Ngayon, nanganganak yung bangag. May bangag din na gabinete dyan. Maraming bangag na gabinete. Ang hirap naman po, kung ang namumuno sa ating bayan, mga gabinete, mga bangag, anong mangyayari sa ating bayan ngayon? Diba? Yan lang naman. Drug test na lang, madam. Kung magalit ka, Inday Sara. Kung magalit ka, sabi nga sa Bisaya, dila raway abud. Sa Tagalog, linti lang ang walang ganti. Okay, dagang salamat, Bisaya, Subidanao. Maraming salamat, Luzon. Basta sa akin, drug test na lang, buong pamilya ho ninyo, pasama gabinete para mawala yung sinabi namin, bangag kayo. Yan na lang ho, yan na lang ho. Yan na lang. Yan na lang, drug test na lang para malaman namin bangag ba kayo or hindi? Galit na galit na yung mga bangag supporters. Oy, wag kayong magmura sa comment section, guys. Hindi maganda yung magmura sa comment section pag galitan kayo ng YouTube. Ano kayo, masuspindi kayo dito sa bisdak. Dagang salamat sa mga nagpakulay. Maria Paz, Okosie, Sheba, Kudaka, Marjo, O, Daralgat Payat, Sorina Marujo, Jimari Sakay, Mamproserpina Veracruz, Joy Simpson, Defenders of the Sun, Rowena Sinarusa, Evelyn Bautista, Jose Benito, Evangeline Ligaspi, Maki, maraming salamat sa inyo. Maki Banahira, Sara Ambali, Susie Delia, Leticia, Proserpina Veracruz, Rosita Bilin. Guys, hindi ako mangangako ha, kung magkaroon tayo ng live mamaya, siguro 9 o'clock.
9 o'clock kasi merong barateros mamaya eh. Natatamaan tayo sa alas 8. 9 o'clock live tayo. Pero hindi ako sure kasi merong ano, merong mahalagang appointment tayo. Hindi natin alam kung anong matutuloy ba to or hindi. Basta sikapin ko makapag-live ako mamaya kung kakayanin. Pero pag hindi, bukas na lang. Pero pipilitin ko po para po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ito lang, mag-iiwan na lang ako isang malaking katanungan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Vice President Inday Sara sa ginawang pagbanat ni Mamshi sa kanya? Ito na kaya ang hudyat ng pagkalas ni Vice President Inday Sara Duterte sa Marcos admin. At ito na kaya ang muling pagkakaisa ng mga Duterte diehard supporters. At ito na kaya ang umpisa ng pagbagsak ng bangag admin? Nako, ako po ay nagtatanong lamang. Dagang salamat. Maraming dagang salamat, Visayas ug Mindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng mga OFW saan man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga Iskonians, Duterte Dayan supporters, and Bantag supporters. Maraming salamat sa Kingdom of Jesus Christ. Nako, Beros, sumagot ka sa Korte Suprema! Galit ka sa droga, magbantag ka. Bisdak Pilipinas! God first! Maraming salamat! Mabuhay tayong mga Pilipino! Ay, yung mga trus titira eh, tapos na tayo eh. Sa, tira kayo pag ano, pag, pag kasagsagan. Magandang hapon! Bye-bye!